Kanya yung amin. I hope you are all well. Nandirito po ako ngayon kasi ito po ay ni-request ni Bisayang Bugay Channel. Kung ano daw po ba ang mga requirements ng mga dependent visa pagdating po dito sa UK. Itong information na ito ay nakuha ko po sa friend ko na nandirito po sa UK na nag-start as skilled worker, tapos kinuha niya yung family niya. So, ito po yung share niya na information. Umpisahan na po natin. Kung meron man po kayong comment, suggestion, please comment down below. Kung gusto niyo akong i-correct, comment down below. Welcome po tayo dyan. So, umpisahan na po natin. Ang number one po na benefit ay free healthcare. So, yun po ang kagandahan dito sa UK. Kailangan nyo lang po na magpa-register sa mga surgeries na malapit po sa tirahan ninyo. Surgeries po yung mga tinatawag or surgery yung tawag sa mga clinic po dito sa UK. So, kailangan nyo lamang po mag-fill up ng form, magsagot ng mga questions about yung past and family history para lang po meron silang idea ng inyong history, medical history. So, ganun po, free ang healthcare. Para kung kailangan ninyo, halimbawa, parang ngayon, ang lamig-lamig dito sa UK, so maraming nagkakaubo. So halimbawa, magkaroon kayo ng chest infection, punta lang, ay tawag lang kayo sa surgery ninyo, magpa-appointment kayo sa doktor, tapos kung kailangan ninyo ng gamot, kailangan lang ninyong bayaran ay yung prescription na £9.35. Ngayon, doon naman sa mga may maintenance, halimbawa meron kayong 5 gamot every month, maganda kung mag-a-avail kayo ng prepayment prescription. Online po yun. So, only na po yun na mga gamot. Parang £30.25 ang 3 months. So, kahit na ilang gamot na po ang kailangan nyo. So, i-search nyo na lang po yan. Ipapaskill ko po dito kung ano yun. So, yun yung mga may maintenance. So, hindi ganun kabigat kapag nandirito na po sa UK ang medical. Halimbawa naman, si Mrs. ay mabuntis, free na po ang pagpunta sa doktor, sa OB. Tapos, pag nanganak, libre na rin po yun. Wala na kayong babayaran. So, yun ang maganda po dito. Pangalawa, dun po sa mga may anak, free po ang education. Dito po kasi sa UK ay mandatory po ang pagpapapasok sa mga bata na sa school. Free po ang education. Kasi dito po sa UK pwede po kayong ma-fine kapag hindi po ninyo isesend ang inyong mga anak sa school. So, ganun. Free po ang 3 years old and above. Tapos, pagka 3 years old below, may bayad na daw po yun. Pero pag 3 years old and above, libre na po ang kanilang education. Sa university, hindi ko sure kung may bayad na. Parang college, hindi ko sure kung may bayad na. Please comment down below kung meron po kayong alam. Kasi yung kinausap ko po, hindi pa college yung anak niya eh. So, yun lang po ang aking nakuhang information. So, free ang education, free ang health. Sa mga asawa naman po natin, they can get job easily. Yun po ang maganda din na benefit. So, kung hindi naman maselan ang ating mga partner, pwede sila mag-work sa nursing home, pwedeng mag-work sa grocery, pwedeng mag-work sa factory, sa hospital, kung nurse or kung cleaner, kung ano man job na gusto nilang applyan. Kasi hindi na kailangan ng mga visa-visa. So, yun. Pang-apat ay no restrictions to job. So, dahil nga wala tayong mga kailangan na visa na i-provide, parang proof of right to work lang dito sa UK, which is yun na yung visa ninyo, or sa ngayon, BRP. Parang yung residence card, yun lang ang kailangan ninyong ipakita. At syempre, kailangan maipasa ninyo yung interview at dapat naman ay qualified kayo dun sa job na ina-applyan ninyo. So, yun yung
pang-apat natin na benefits. Ngayon, pagdating po ng fifth year, pwede na po kayong mag-apply ng indefinite leave to remain. Yun po yung panglima na benefit. You are eligible to apply for indefinite leave to remain or settlement visa. Ngayon, sa ika-six year naman, pwede na kayong mag-apply ng citizenship para pwede na mag-travel kahit saan. Hindi na kailangan ng visa, waiver na lang ang inyong a-applyan. So, yun yung mga benefits kapag kayo ay dependent visa. So, marami na rin siyang magandang benefit. Ha? Yun nga lang, no recourse to public funds muna tayo. Parang si husband, nakalagay yun sa kanyang card. No recourse to public funds. Dun sa mga bata, wala pang mga allowance na matatanggap mula sa government. Ngayon, yung friend ko na nandirito, nung naging citizen na sila, nung naging PR na sila, may natatanggap na yung mga anak niya. So, tinanong ko kung magkano, which is hindi naman niya pinagdamot. Sabi niya, 144 daw a month ang natatanggap niya para dun sa dalawang bata. Iba daw po kasi yung nakukuha ng panganay at na amount, iba rin yung pangalawa. Pero pagdating ng 18, wala na pong matatanggap ang bata. So, yun ay kung resident na at saka kung citizen. So, not bad na rin, diba? Pangtustos na sa mga kailangan ng bata. Which is very, very good, diba? So, yun ang kagandahan kapag citizen na at saka PR. Tapos, ang alam ko, meron na rin child tax credit kapag ka-citizen na dito or resident. So, yun ang aking maishishare lamang sa iyo, Bisayang Bugay. I hope na makatulong ito sa pagdating ninyo dito sa UK. Itong video na to makatulong sa iyo. Maraming salamat sa iyong request at least meron tayong content ngayon. Kung meron man po kayong comment, suggestion, please comment down below. Maraming pong salamat sa lahat ng mga bago nating subscribers at sa mga walang sawang sumusubscribe sa atin, yung mga current nating subscribers. Thank you so much po. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe. Bye!